Hello guys, what's up? So nandito na naman tayo ngayon para sa panibagong YouTube video guys. Siyempre, nandito tayo ngayon sa Taurus Bike Shop dito yan sa Marilao, Bulacan. Magbabike check tayo rito ng bagong dating nila na Sunpid 1. Ayan oh. So ito yan oh guys oh. Oh, di ba? So bago natin simulan yung bike check guys, maraming salamat sa mga nag-subscribe diyan. 2,200 na tayo. Road to 3,000 subscribers tayo. So sa mga magsasubscribe dyan, advance thank you na rin. At sa mga nagsubscribe, maraming salamat. Ayan, so diretso tayo sa bike check ng Sunpid 1. So ayan guys, ang ating iba bike check ngayon na kararating lang na Sunpid 1 29er. Guys, bago ko makalimutan, tumitimbang nga pala to ng 14.5 kg. Ayan, so ang frame nga pala natin guys ay size 17, so medium. Pero pwede to sa mga maliliit na tao kasi pa-bend yung kanyang top tube dito, so mababa to. Ayan, so simulan natin ang bike check guys. Glossy blue, kung hindi ako nagkakamali. Ayan. Na integrated. Internal cabling tayo, isa, dalawa, tatlo. Ayan. So kung nakikita nyo, tatlo ang ating internal cabling. So dito pinasok 'yan sa down tube. Then tingnan natin kung saan lumabas. So dito lumabas tatlo sa may ilalim ng pinaglalagyan ng bottom bracket. Ayan oh, 'yan tatlo na 'yan. Oh, di ba? At hindi rin siya smooth welding guys, kung nakikita nyo. Marami tayong makikita ditong bakas ng pagkaka-welding or hinang. Hindi natin ma-sure kung welding ba yan o hinang kasi aluminum to. Ayan, pakicomment na lang guys sa inyo kung welding ba talaga to or hinang. Ayan, nakita nyo naman magkadikit ang top tube at ang down tube. At dito sa kanyang head tube, ganun pa rin. Siyempre may logo yan ng Sunpid. Ayan dito. So pag kinapa natin, para siyang decals na manifest. Medyo manifest lang siya guys. Na parang wala siyang top coat. Ngayon. Tapos palagay ko guys, straight tube lang to. Mukha lang siyang tapered. Kasi meron dito may pa-design dito. May palabas na, may pa-bukol dito. Ayan, medyo dumidilim yung ating camera guys. Medyo may pa-bukol dito. Kaya mukha siyang tapered. Pero palagay ko head tube to guys. Ayan. Integrated ball bearing nga pala tayo bago ko makalimutan. Ayan. Tapos dito tayo ngayon sa kanyang top tube. Meron dito kang makikita na logo ng Sunpid tapos 1. Ayan, naalala ko yung basketball na end 1. So ganun din dito na para ditong decals, naka-emboss, positive emboss ba tawag doon? Na naka-top coat. Ayan, kung nakikita nyo sa video guys, oh. Ayan. Na gold. So nakakita na naman tayo ngayon ng isang yayamanin na bike. Kasi mayroong gold eh. Oh. Di ba sa motor kapag may gold ka, nayayamanin na yun. Eh. Tapos may lining na mahaba dito na gold. Ayan. At ang ganda nito guys dito. Si seat stay dumikit kay top tube. Ayan. So nakadikit kay seat tube. Then diretso siya kay top tube. So, naibaba ng konti yung top tube para kahit pa paano magamit to or masakyan to ng mga maliliit para hindi sumayad yung singit dito. So, ang ganda nito. Ayan. Tapos, dito sa seat tube nya guys, may makikita tayo dito. Top aluminum alloy products. Walang nakalagay dito na size niya, kaya sinukat ko na lang. Ang size nito ay 17. Palagay ko medium yun kung hindi ako nagkakamali. At dito, syempre, meron siyang karaniwan natin na nakikita may mga welding dyan or hinang. Ayan mga uo doon, dami. At dito sa down tube nya guys, ganun pa rin. Merong Sunpid na decals na top coat na gold. Yayamanin niya, no? O, di ba? Ang ganda nito. At syempre, hindi mawawala ang lalagyanan natin ng water. Hindi pala water. Beer. Yan. Lalagyanan ng malamig na beer. Sarap yan pag nag-yellow.
Tapos ang shape nito guys, medyo flat sa ilalim. Then medyo pa-triangle na dito. Then flat dito sa ibabaw. Ayan. Ganda nito guys oh. Ang linis tingnan dahil dun sa naka-internal ang ating kable. Ang ganda dito, ang linis oh. So wala kang makikita ng kable kahit saan dyan. Ayan. So dito dumaan yung kable ng RD dito sa chainstay na medyo, hindi pala medyo, sexy talaga. Ayan, kung makikita nyo, sexy yan. Merong bewang. Tapos may bridge doon. At na doon dumaan yung kable ng FD. Ayun, nakikita nyo guys. So, tinuturo ko na. Ayan, ayan. Ayan, no? At dito ngayon sa chainstay, may bewang din. Sexy rin. Ayan, no? Tingnan natin sa ibabaw. Ayan, medyo dumilim. Ayan. Diba may bewang din? Sexy na to. At syempre may bridge at tornilyuhan para sa mga gusto maglagay ng bike rack. Ayan, dito. Tapos ito, parang sticker lang. Ah, nakatakip nga. Sticker to, guys. Sa mga, palagay ko, ginagamit to sa tapalodo. Sa mga maglalagay ng tapalodo. Ayan. So, yan yung ating frame. At punta tayo dito sa suspension fork. Ang suspension fork niya, guys, may manual lockout. Isa lang yan. Tapos, preload. Ayan. So, na-adjust yung tigas niyan. Alloy ang ating arc. Yan. Oy, crown pala, sorry. Crown. Then, palagay ko, bakal. Ang ating arc, saka lower. Then, ang stanchion natin ay 100 mm. Sinukat ko mula dito. Hanggang doon. 100 mm yan. Meron siyang sticker dito na 1. So, sticker lang yan. Yan. Oh, ang ganda nito, guys. Matte black. Ang ganda nito. At dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Tingnan natin kung may tatak. Ayun, walang tatak ang ating hubs. Yan, oh. Wala, wala, wala. Talagang wala. Alloy ito, guys, na quick release. Silipin natin kung naka-sealed bearing. Di natin makita, guys, eh, oh. Mayroon siyang rubber dito naka-cover. Yan, di ko makita, guys. Yan. Pero sigurado ako may bearing sa loob yan. Yun lang masisigurado ko sa inyo. At ito lang. Palagay ko baka lang ating spokes. Bilangin natin ang tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes ang ating alloy na hubs na walang tatak. Wala akong makita yun. O, tapos na yun. Bakal na spokes. At double wall alloy na rim na may sticker na sunfeed. Ayan. Siguro para palagay ko mga 20 mm yung kapal o lapad nung ating alloy. At ang gulong natin, Chow Yang. Ayan o, Chow Yang. Na ang sukat, hanapin natin yung sukat. Ayun, 29 by 2.10. Yan, pwede na to sa ano guys, sa trail. Medyo malapad na to. Yan, at fast rolling. Kung hindi ako nagkakamali, yun yata tawag dito sa mga ganditong spikes. At dun tayo sa kabila, tingnan natin kung nandito yung tatak ng ating hubs. Tuwad tayo. So, palagay ko, wala pa rin, guys. Tumutuwad na tayo, wala pa rin tayo makita, oh. Ayun, oh. So, wala. Pero, sigurado tayo, guys. Alloy ang ating hubs. Na, bilangin natin ang tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes. Alloy hubs. Quick release. Ayan, oh. Ganda nito. Bakal lang ating spokes. Double wall alloy. Na may sticker na sunfeed. At gulong na Chow Yang. Na ang sukat ay 29 by 2.10. Itong 52 na to, saka 6222 na yan, hindi ko alam yan. Paki-comment na lang guys kung alam nyo to. Ayan, oh. Dito tayo sa cogs. Ayan, pakinggan natin. Ayun, tunog may kaya. Ayan. Tunog may kaya. Then, gamitin natin yung ating power na panguhula. Palagay ko, sugek ang ating cogs. Tingnan natin. Diba? Sugek. Sabi sa inyo eh. Sanay na tayo mang hula. Sa mga magpapahula dyan, message nyo lang ako. Hindi, joke lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed. Ha? Ganda. 11. Palagay ko 32. Ay, hindi. Mali tayo. 34. Ayun, nagkamali tayo sa panguhula. At least malapit sa 32, di ba? 11, 34, 9 speed, gawa ng sugek. Ganda nito. At ang RD natin, ayun. Panalo to, guys. Shimano Altus. Ganda na ito. Alloy. Eh, may nakikita kasi kung mga RD, plastic itong pinakakatawan nyo dito. Saka yung plastic to. Kagaya nung akin, nasira yan. Kasi plastic lang. So, ang ganda na ito, guys. Alloy, oh. Tapos, bakal itong body screw yata tawag dito.
Ayan, na-share ko lang. Kasi nasiraan ako kanina. Biglang ganun eh, no? Kadena natin. Narrow. Tapos may S. Sumsi. Sumsi yata to, guys. Sumsi. Yung ating kadena. Ang ating FD, Shimano pa rin. Gawa yan ng Shimano na ang model ay tourney na 3x. Ang ating crankset, Pro Wheel Alloy. Ang crank arm, 170mm, square tapered. Tapos, meron siyang plastic dito na guard. So, pwede nyo tanggalin, pwede hindi. Pero mas maganda, huwag nyo na tanggalin. Kasi hindi naman ilalagay yan nang walang dahilan. Kaya nga, di ba? So, guard yan. At ito, plastic din to. So, cover yan. Ang chainring natin, kung hindi ako nagkakamali, 24, 34, 42. Na gawa sa bakal ang ating tatlong chainring. Ayan, at hindi ako nagkakamali, guys, sealed bearing ang mga square tapered. Ayan, pakitama na lang ako, guys, kung mali ako. Pero palagay ko tama yun. Ayan. At ang ating seat clamp ay gawa sa alloy na may mata dito. Napakarami na nating bike check na ang seat clamp ay may mata rito. At ang ating seat post ay aluminum, mataba, na may tatak na sunfeed. 36.2, kung hindi ako nagkakamali. Ah, 31.6 pala. Ayan, guys, oh. Nakikita nyo ba? Madilim nga lang. Ayan, 31.6 ang taba niya. At 350mm ang haba. So, mahaba yan. At syempre, ito ang upuan natin. Ang upuan natin, mayroong salita or may tatak na Zeus. Mahaba to. Kita nyo, haba, guys. Oh. Manipis yung foam. Ayan. Meron ditong kanal, daanan ng ihi mo pag maiihi ka na. Kasi maiiwan ka ng mga kasama mo pag umihi ka pa, eh, di ba? Kadalasan naman mga nang iiwan yan. No? Parang paano lang yan, parang yung pag-ibig mo lang yan, iwanan ka. At syempre, meron ditong hiwa. Daanan naman na utot mo yan. Ayan, oh, ibang hiwa yan. Oh. At ito, medyo maganda yung lapatan ng puwet mo. Lapat na lapat yan. Kasi may bukol lang dito. Hindi kagaya ng ibang upuan na pag ganun. So, ang ganda na, ganda na upuan na ito, guys. So, pangarera. Ayan, oh. So, malambot siya na manifest. Mahaba. So, yun yung ating upuan. Ganda na ito, guys. Promise. At dito tayo ngayon sa kanyang handlebar. Ang handlebar niya, guys, sinuot ko 690mm yung haba, made of alloy, na mayroon tatak na sunfeed. Straight lang to, guys. Kung nakikita nyo, ayan, straight yung ating handlebar. 690mm. Stem natin, mayroong tatak na sunfeed, 80mm made of alloy. Ang ating headset ay ginawa or may tatak na Genie. Genie ba? Genie. Ayan. At may spacer na dalawa na 5mm kung hindi ako nagkakamali. Ayan o. Dalawa. Tapos yung dust cover niya, parang plastic. Ito. Plastic yan. At dito tayo ngayon sa kanyang hydraulics brakes. Hydraulics na. Brakes pa. Nawawala talaga sa focus yung camera natin. May dumana namang chicks. Ayan. Ito, ano ba yung camera na ito? Pag may dumada ang chicks, nalalabo. Ayan o. Hydraulics natin. Walang tatak. Ayun. Camros. Andito pala yung tatak. Oh. Camros yung ating hydraulics. Ganda na ito, guys. Dito yung ano niya. Bleeding. Yung ibang nakita kong hydraulics, wala ditong bleeding. Nasa calipers. Ito, ang ganda nandito. At ang shifter natin, L2. Oh, galing. L2 shifter. Tapos yung RD natin, Shimano. Yung FD natin, Shimano. Ayan. Tapos may indicator dito na 9 speed. Then dito, 3 speed. Oh, ayan, oh. Oh, dun punta tayo sa kabilang side ng bike. Ayan, guys. Nakita natin yung sukat. Nandito lang pala sa likod. Ayan. Umaasa tayo nasa harapan. Napakasakit talaga umasa, guys. Kaya kayo, huwag kayong aasa. Oh. Di ba? Lang ganun, no? Ang size natin, 17. Oh, di tama yung sukat natin. 17 na seat tube. Fit to sa mga 160 to 175 centimeter. Ayan, guys. So, ang ganda nito. Meron talaga siyang size na recommendation. 160 to 175 centimeter. Uy, pwede sa akin to. 174 tayo eh. 432 millimeter. Ayun. Ang ganda nito. Ayan. Pahabol tayo, guys. At syempre, ito yung ating rotor. Ang rotor natin ay 160 millimeter. Pangkaraniwan naman natin nakikita yan sa isang build bike. At ang ating caliper ay ito, Camros to. Yan. Camros na naka-post mount. Ganda nito. Wow. May spacer dito. Tapos ano kaya to? Yan. Hindi ko alam yan.
Siguro tornilyo yan. Biglang gano'n eh, no? Ayan. At syempre sa kabila tayo. Ayan, so dito may tatak pa rin na Camross. Sa kabila, wala. Pero dito, meron. Meron. Naka-IS mount. Ngayon, basta IS mount, gustong-gusto ko yan. Mas gusto ko ang IS mount kesa sa pulse mount. Syempre, ganun pa rin. 160mm na rotor dito sa harap. At ito yung kabila nung side ng ating crank arm. Syempre, pro wheel pa rin yan. 170mm square tapered. Ayan, o. Diba ang ganda? Oh. Ah, meron nga pala dito. May one. Nakalimutan ko, guys. Yung chainstay niya, meron ditong tatak ng 1. Tapos 29. Ito yung size ng ating bike. Oh, yan, o. Diba, o. Talagay ko, guys. Wala na ako nakalimutan dito sa ating pagbabike check ng Sunpeed 1. So, yan na guys ang ating bike check ng Sunpeed 1. So, bago ko makalimutan guys, papahabol ko lang. Ang pedal nga pala natin guys, ayan o, nakalimutan ko itong bagitin. Plastic guys na malapad, saka makapal na ball bearing. Ayan, nakalimutan natin kanina eh, ayan o. So, nagkakalaga nga pala ito guys ng 15,500. Dito lang yan sa Taurus Bike Shop dito sa Marilao. Ilalagay ko sa description guys yung kanilang Facebook link, contact number at Google Map para sa mga gusto mag-avail. Ang ganda nito guys, promise. So, ayan o. Hanggang dyan na lang guys ang ating video. Huwag kalimutan pindutin ng like. Mag-comment na rin kayo kung masasabi ninyo sa ating bike check na Sunpeed 1 mountain bike na size 29. Ayan. At huwag kalimutan pindutin ng subscribe button dahil tayo ay road to 3,000 na. Ayan. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye guys. Babush. Bye-bye.